Welcome to our day 28. Medyo ano na tayo, nasa day 28 na tayo. Before tayo mag-umpisa, mayroon muna akong trivia sa inyong lahat. So, trivia natin. So, alam nyo ba na ang wine ay pinipreserve siya ng 2 to 50 years para sumarap? Ayon kay Google. So, sabi nila, di ba, mas masarap naman talaga ang wine habang lalong tumatagal, mas lalong sumasarap. And based on my research, ang pinakamahal na wine ayon kay Google is ay Romani Conti. Romani Conti. It's it cost around 1 to 3 million pesos with 44 years of aging process. Grabe, no? So parang alam mo yun, na-realize mo na habang tumatagal siya, mas lalo siya sumasarap, mas lalo nagiging mahal, mas matagal, mas lalo nagiging mahal. Parang, di ba? Sana all, no? So, anyway, parang mga sa lupa, di ba? Habang tumatagal, lalong nagiging mahal siya, ganyan. So, ayun. And, parang, ang hirap naman na aantay mo pa yung 50 years or 44 years. Kahit sabi mo may pambili ka pa ng 1 to 3 million pesos na ito, isang bote na to. Parang hirap naman mag-antay ka ng ganung katagal. Ikaw, would you wait for about 2 to 50 years? Siguro 2 years pwede pa, pero 50, 44 years? Of course not. Kahit ako eh. And tayo naman lahat, eh, mahilig tayo sa mga instant. Instant noodles, instant fast food, instant money, instant jowa. Alam mo yun, ni heart ka lang, crush mo na agad, di ba? Parang hinart lang yung ano mo, message mo or yung comment mo. Crush mo na, love mo na agad. So, ganon. Ang hilig natin sa mga instant everything. Gusto natin kapag naisip natin o nakita natin at gusto natin siya makuha, gusto natin makuha agad. Like yung pag-order online. Kapag may nakita tayong masarap online, gusto natin umorder and gusto natin andyan na, agad-agad, as in. Alam mo yung parang as if naman na hindi niluluto yung in-order mo at hindi bumabiyahe si rider para i-deliver yun sa'yo. Kaya, minsan, nagagalit tayo na atagal. It really takes time. So, ayun. Everything takes time. Na kahit yung pagtanda natin, it takes time. It takes years, ganyan. Pero, diba, wala naman nag-shortcut from 3 years old to 30 years old. So, siguro mayroon mga tao like me na sinashortcut ko yung maturity. Sobrang excited kong tumanda, sobrang excited kong gawin yung mga ginagawa ng matatanda. Eh, hindi ko na in-enjoy yung pagkabata ko. Hindi ko na na-enjoy yung teenage life ko. And our spiritual growth takes time as well. It takes a lifetime. Hindi yung kapag inaccept na natin sa Lord today, eh bukas change person na talaga tayo. And we all know God can do it in a snap of His finger. Pero hindi niya yun ginawa. Kaya niya naman talaga baguhin tayo instantly eh. But He chose to develop us slowly. And there are several reasons why sometimes it really takes so long for us to change and grow spiritually. First is, we are slow learners. Kaya minsan, we experience the same old problems over and over hindi tayo natututo, kahit feeling natin, alam na naman natin ito eh, bakit ganun, hindi ko pa rin siya natututunan. We have overcome that specific issue sa life natin, pero we still fail. Kasi nga, we are slow learners. Second, we have a lot to unlearn. To sobrang totoo nito. Ang dami nating mga bagay na dapat natin i-unlearn. And napaka-challenging talaga niya. Napaka-daming mga habits tayong siguro kailangan nating i-let go. And alam naman kasi natin hindi yun makaka-help sa spiritual growth natin. So, kailangan nating iwasan o tanggalin yung mga bagay na nakasanayan natin for a decade, for, di ba? I know that there's a lot of things na we still have to unlearn. Kaya masyadong naging matagal yung process ng pag-grow natin, pag-change natin. And third,
we are afraid to humbly face the truth about ourselves. And alam naman natin, kadalasan yung ginagawa natin, eh, alam naman natin, hindi maganda. Alam yung hindi na kailangan i-point out yun ng iba sa atin. Kasi aware tayo sa mga tama at mali. At kaya nga, as much as possible, we are avoiding to talk about our failures, our attitudes and failures. Kasi natatakot tayo harapin natin na yun tayo, di ba? And fourth, growth is painful and scary. It is really painful. Kasi minsan, may mga bagay o may mga tao na kailangan natin bitawan para mag-grow tayo. It could be your illegal business, illegal jowa, illegal partner, I don't know, but kung ano man yun, this fear can definitely slow down your growth. So, it can be painful, but it will be worth it. And fifth, habits takes time to develop. So, may mga study na it takes 21 days daw to form a new habit, pero hindi siya totoo. It's a myth. According to a health psychology at University College London, wow, nag-aaral ako, no? A new habit usually takes 2 to 8 months to develop. So, 2 to 8 months pala siya para ma-develop yung isang habit pa lang to, ah. So, kumalma ka lang dyan, bes. Alam mo yun, it really takes time and it takes practice. As long as you start practicing it, it will develop eventually. Diba? And as we grow spiritually, there are several ways so that we can cooperate with God in the process of our growth. And that is, first, believe that God is working in your life even though you don't feel it, and even though it doesn't make any sense, but God's working in your life. The Bible says everything on earth has its own time and its own season. At sa ganun, ganun din yung sa spiritual life natin. So, huwag tayong ma-disappoint or ma-frustrate na parang walang nangyayaring changes sa'yo. Maniwala ka lang. Maniwala ka, God is working in your life. God's not yet done with you. And second, keep a notebook or a journal. So, keep a notebook or journal of lesson learned. So, yung mga natutunan mo, mga bagay-bagay, yung mga naisip mo, ganyan. Just take down note of that. Ito, nakatulong siya sa akin. Anong hindi pa ako marunong mag-journal, what I'm doing is, tawag dito, ginagawa ko siyang, yung mga prayer, sinusulat ko siya. So, as I get along, hanggang sa natutunan ko na, marami na ako natutunan, marami na ako naiintindihan, na unlike before, na kapag nag-journal ako, or nagbabasa ako, wala ako nagigets talaga, as in zero, like, ha, ano daw, sabi. May ganon. Pero, yun, makakatulong talaga sa'yo. And, ayun, makakatulong din na natatandaan natin yung mga natututunan natin pag kaya-take down ng notes natin sila. Kasi, magagamit natin siya para maituro naman natin siya sa next generation. So, kung ano yung natutunan natin, ituturo naman natin siya sa iba, di ba? And third, be patient with God, with yourself. So, just be patient with God and with yourself. Remember that God is never in a hurry, but He is always on time. Again, God is never in a hurry, but He is always on time, in His perfect timing, in His will. Great souls are grown through struggles and storms and seasons of suffering. So just be patient with the process. And fourth, don't be discouraged. Isipin mo yung mga small accomplishments mo sa spiritual journey mo. And hindi pa tapos si God sa'yo. Just keep moving forward. And a delay is a denial from God. Okay? So, ayun lang po. And let's pray. Yes, RG. Of course, I'm always praying for you. Sobrang haba na.
Father, we pray na Panginoon mo kami na kita mo ito sa spiritual Lord namin. Alam naman na it takes time, Lord, but we want to cooperate with you, Lord, sa paglago namin spiritually at para mas maging malamit din sa iyo, Lord. Mas maging malalim yung relationship namin sa iyo. Just wanted to honor you and give you all the glory. Praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. And if you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, palakpakan natin sa God. Ay, bakit ito yung palakpakin? Palakpakan natin sa God. Yan. So, if you pray that prayer, salvation prayer, so just send me a message to me and I can help you with your walk, with your spiritual journey, ganyan. So, samahan kita. And, our point to ponder is, there are no shortcuts to maturity. First, remember, God began doing a good work in you, and I am sure He will continue it until it finished when Jesus Christ comes again. In Philippians 1 verse 6 in NCV. And question to consider, in what area of my spiritual growth do I need to be more patient and persistent? So maraming salamat again sa pagsama sa akin. Salamat Arjen, salamat sa mga viewers natin ngayon, hindi ko nakikita kung nasa po sino-sino kayo. And salamat sa mga manonood. And see you again on day 29. Bye!